The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning! Happy Monday, Pastor Jeff! Good morning, Cha! Of course, good morning, Ted. Good morning sa ating mga taga-subaybay. And indeed, maliwanag, maaliwalas. Mukhang maaliwalas talaga, bagong gupit ka, Pastor. Bagong tabas. Karapatang bata, tulad ni Ted. Yun naman! Lunes, a 8 sa buwan ng Abril. Siyempre, nakaabang pa rin yung mga kapatid natin waiting for the good news ngayong araw na ito, Pastor. Yes, of course. Laging may good news dito sa ating Daily Brad segment. Last Friday, Cha at Ted, doon sa Sagot Kita show, ako nga po ay katuwang ni Cheryl nung araw na yon. Although si kapatid na Cheryl hindi nakarating, pero ang ganda po nung topic, Believing God for Miracles. Kwento ko lang saglit, kasi yung case study namin, isang nanay from Hawaii, she's a good friend from our church, and then nabuntis siya, Cha, advanced maternal age na 45 okay. years old. Galing, sakto rito yung topic natin. Based dun sa check-up nung baby na nasa tiyan niya, ika-third na niya, and supposed to be first boy niya yun, no? May Down syndrome. May mga markers po na Down syndrome na matindi, at ang advice po ng doktor, huwag nyo nang ituloy pagbubuntis dahil yung Down syndrome ng bata, matinding alagaan, nagkakos pa ng divorce sa mga case study nila na ginawa through the year. So, matinagyan because of their fear of the Lord, dahil parehong Kristiyano to makasawa, at tinuloy nila po yung bata. Ang ganda ng kwento, ito pong si Hezekiah. Okay, and true enough, paglabas nga, ang daming gamutan, open heart surgery. Nung ginamit ko to sa preaching ko, talagang pag tininom yung mga tubo nakakabit sa bata para wala nang pag-asa mabuhay. But then again, ang highlights na to ay yung bata po ngayon ay 7 years old, natutong mag-paint, and now he's the... Doon po sa Hawaii, meron siya mga art exhibit na iniimbitahan pa po siya sa mga medical school. Paano itong may Down syndrome na bata? Buhay na buhay, hindi pa siya napagsaltangin, may mga speech therapy siya. Pero the point is this, and that's the point ngayon as I go to my segment, my topic for today. Ang nagtulak po sa mag-asawa is, alam nila, mahal ng Diyos ang kanilang anak at ang sanctity of life. At kung meron man po sa inyo ngayon dito na gusto na mag-give up, kung ano man po, maaaring ikaw ay nananalig sa isang himala, pero parang hindi nangyayari. Okay? Or parang antagal mangyari. Ito po mag-asawa na to si Malin at si Joshua. Ang ginawa lang po nila, naniwala sila na, Lord, ibinigay mo nga yung bugtong mong anak sa amin. Ano pa ba i-withhold mo? Kaya po sabi sa unang 1:4:10, ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang umiibig sa Diyos, kundi siya ang umiibig sa atin. At itsinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Pag hinimay po natin yung verse na yan, hindi po tayo on our own mamahalin natin ang Diyos. No, siya po unang nagmahal sa atin. Kung meron man po tayong response na mahalin siya, yun po ay dahil naunawaan natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. At pinatunayan niya yan. Hindi lang po yan lip service na tulad ng ibang nagsabi sa atin, I love you, mahal kita, pero ni walang ginawa sa ating physical na kondisyon, di ba? Okay, minsan madali sabihin na, alam mo, mahal kita, concern ako sa'yo, pero kung may capacity naman tumulong, hindi tumulong, mukhang lip service lang, alright? Katulad po ng ating mga ginagawa, ng ating mga happy anonymous, hindi lang po yung lip service. Sila po yung nag-extend sa physical na pangailangan ng taong nangangailangan. Ang sinabi po ng Diyos, ganito ko pinatunayan, isinugo daw po niya ang kanyang nag-iisang anak, si Jesu Cristo, para saan? Para tubusin ang ating mga kasalanan. Pag tinignan niyo po ito, pag hindi natin gets to na tayo mahal ng Diyos, either pag nagdadasal tayo ng himala, mababagalan tayo sa galawan niya, pangalawa, sisisihin natin siya, bakit nanay ko pa nagka-cancer? Bakit ako pa nagkaanak ng Down syndrome? Bakit ganito? Bakit naghiwalay kami? Sisisihin natin siya. At pangatlo, tatalikuran na natin siya ng lubusan kapag hindi natin naiintindihan itong bersikulo na to, na ang Diyos po, mahal tayo.
hindi lang yung temporal na pangailangan mo sinolusyunan niya. Because ang greatest problem mo, hindi yung pagkain mo, hindi yung negosyo mo, which is most of the time, I'm a pastor, alam ko ang mga prayer concerns dahil for almost 20 years ako nagpapastor. Pag binabasa ko po mga prayer requests ng mga congregation namin, it's more of, including myself, mga temporal na pangailangan. Gumaling sa sakit, gumraduate si ganito, ma-restore ang ganyan, negosyo. Yun po ay mahalaga pero hindi po yun ang ultimate need. Ang ultimate need ay nandito po sa verse na to. Kapatawaran sa ating mga kasalanan. Because sabi po sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pag hindi po natin nasolusyonan yung problema natin with sin, eternal death ang naghihintay. Kaya po, ang solusyon ng Diyos, pinadala ang kanyang bugtong na anak upang bayaran ang ating utang sa kanya na kasalanan natin na magdudulot ng eternal death o impyerno. Sinolusyonan po yan, Jesus, ang ating eternal problem. Kaya po, again, I just want to encourage you, tulad po ni Malen at ni Joshua na nangarap, itong anak namin may Down syndrome man, pero Lord, hindi mo nga pinagkait yung anak mo sa amin. Bakit naman kami mangingimi na manalangin sa iyo ng himala? At makikita niyo po sa Facebook, panoorin niyo na lang po doon po sa segment ng Cheryl Cosim Sagot Kita na sa Facebook po niya ang kwento po ni Malen at ni Joshua at ng kanilang anak. Again po, unang Juan 4:10, ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At isinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. Tayo po'y manalangin, Panginoon, mahirap man po minsan maintindihan na mahal mo kami. With all the problems na kinakaharap namin, mga kakulangan sa maraming bagay, talaga nga bang mahal mo kami? Pero Lord, again, it boils down, Lord, naiintindihan ba namin yung pagmamahal mo? Naunawaan ba namin, Lord, na mahal mo talaga kami and willing ka to have a relationship with us? Lord, nawa Panginoon, maintindihan namin to na hindi lang kami user-friendly, na kailangan ka lang namin pag may kailangan kami. Bagkus Lord, gusto mo ng relasyon sa amin. You want to have a relationship with us and the rest will just follow. So Lord, patawarin mo kami. Minsan, tinatalikuran ka namin. Sinisisi ka pa nga namin minsan sa mga pangyayari sa buhay namin. Pero Lord, huwag kami magpunta sa iyong pagmamahal dahil pinatunayan mo na ito sa krus ng Kalbaryo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahal na Panginoon, muli po, maraming salamat sa magandang balitang hatid ng The Daily Bread Today. We pray, Lord, na gabayan niyo po sa buong linggo ng pagmimisyon na gagawin po muli ni Brad Jeff Eliscupides sa aming programa at sa kanila pong simbahan. Alagaan niyo po siya lagi at alagaan po ninyo ang lahat ng aming takapakinig, lalo na ang mga tulad po ni Christine Zabala, ang mga tulad po ng mga lumalaban ng patas at kinalaunan Panginoon ay nagpaparamdam at nagpapatotoo na totoo na kayo'y nandidiyan. In Jesus' name, amen. We pray. Amen. 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 Salamat amen. Na marami, Brad Jeff. Happy Monday indeed. At pagbati rin, happy birthday girl kay... Happy birthday po kay Concesa Ching Dukut, isang senior citizen mula pa sa San Francisco, California, US of A. Nanonood siya sa atin ngayon via YouTube at pinapabati rin niya kanyang mga pamangkin at mga kamag-anak sa Makabebe, Pampanga. Pagbati rin ng happy birthday kay Merlisa Balatay. Opo, ng Quebec, dyan po naman sa Canada. Siya rin po ay isa ng dual citizen today. Pagbati galing po kay Ma'am Dina Aquino. Okay, Brad? Bati ko lang happy birthday yung ating kaibigan, si Kate Galang Coseteng, councilor ng Quezon City. Happy birthday today. Yan. Ako po'y magpapaalam na dahil Lunes, Brad Ted. Alam na di. Ganda si araw eh. Perfect ngayon. Maglaba. Yan. Okay. Sige. So, salamat na marami, Brad. We'll catch you again tomorrow. Ito pa yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.